What's up mga kabarya at mga kasilip, and welcome back to Master Silip TV. Muli nagbabalik ang inyong Master Silip para magbigay ng race analysis and information na gaganapin ang pakarera sa Malvar, Batangas. And it's a Friday racing, December 2, 2022, and meron tayong pitong pakarera na lalargahan. So we'll try to analyze each races. Hihimay-himayin natin, tingnan natin kung ano yung mga possible scenarios. And kung hindi ka pa na-subscribe, kindly click the subscribe button and click the notification bell para lagi kang updated. You may also share this video to other FB groups or your messenger group. And also, you may leave your comment down below para magpa-shoutouts or any comment that you would like to talk about as long na tungkol sa karera. And also, please, pa-click na rin yung like button. Yun lang po. Malaking tulong na po sa akin. Yan, konting-konti na lang po. And we're about to hit 1,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyong solid na suporta sa Master Silip TV. At pag-iigyan pa po natin ang pagbibigay ng race analysis. And also, before anything else, gusto ko lang po palang i-promote yung Ringo Shawarma. Yan, na matatagpuan sa Tutuban Moriones Food Bazaar. And meron din sa Tutuban Night Market Food Bazaar. So tikman yan mga kasilip, no, mga kabarya, bago mga rare or after ng karera, tsak na magugustuhan nyo yan. Murang-mura lang po, no. Meron silang 55 pesos, 49 pesos, tsak 69 pesos. At ang malupit pa rin is buy one, take one yan, mga kabarya, mga kasilip, no. So try nyo na po yan. Again, Ringo Shawarma. Makikita nyo sa Tutuban Moriones Food Bazaar and Tutuban Night Market Food Bazaar. So yun po, boss Ken Enriquez, baka naman, no, Shawarma, Ringo Shawarma, try nyo po yan, okay? So again, meron tayong 7 races na i-analyze at hindi na po natin patatagalin to. So let's go ahead in 3, 2, 1, let's go! Race number 1 na po tayo mga kabarya, mga kasilip, no. Start ng ating winner take all event covers races 1 to 7. Dito po sa race number 1 ay may 6 runners and 6 numbers and bettings. Medyo maganda tong lineup na to, no. Pero para po sa akin, ang first choice ko po rito is yung speed horse na numero 5 na si AP Factor. Sa nakikita ko kasi, maaaring walang makasabay, no. Kasi una-una si Tiger Boy, hindi naman ganun katulad yung ere ni Tiger Boy, no. Plus, natatandaan ko kasi itong si AP Factor, actually nilutya na to lahat ni kung hindi ako nagkakamali yung sakin ni Jan Alvin, hindi pa siya nauna ron, but naitawin ni Diego ng maayos yun, no. So siya yung magiging first choice natin. Ang nakikita kong na pwedeng lumutya rito sa kanya, it's either yung Hook the Hustler, which is hindi ko gusto yung numero kasi numero 1, however magaan, at saka yung numero 4, pero tingin ko kayang-kaya niya yung airing ng dalawang yan, no. Ang second choice po natin dito is yung numero 6 na sinamayan. Unang-una gusto ko yung post position nasa labas. Kung sakasakali na malucha ng todo si AP Factor at hindi ganun kaganda ang itakbo, eh sinamayan po is probably baka nasa tercera pwesto to or kwarta, no, pinakamalayo. Lumundag lang to ng maganda, sa tingin ko malaki yung chance of winning nito, no. So magiging tailor-made sa kanya yung karera kung sakasakali, no. So siya po yung magiging second choice natin. Ang third choice po natin dito is yung numero 3 na rin na mayayamado na si The Accountant. Kaya alam po kasi naging pang third choice ko po siya, ang bigat po kasi ng peso niya, 57. So tumimbang siya noong nakaraan, segundo siya, however 54 lang yun. So this time magdadagdag siya ng peso, 57. Siguro kasi nga gawa nung mas magaan yung laban, pero kasi malakas kasi yung ERN, so baka hindi niya abutin, plus may igsi yung karera. Kung 1-4 to, tingin ko lamang na lamang si The Accountant, no? But still may panalo pa rin po siya dyan. So yun, first choice po natin is numero 5, AP Factor. Ang second choice po natin is numero 6 na sinamayan. And ang third choice po natin is yung numero 3 na si The Accountant. Yun lamang po. Race number 2 na po tayo mga kabarya, mga kasilip, no. Start ng ating pick 6 event covers races 2 to 7. Dito may 8 numbers in bettings and then may coupled entry. Para sa akin po, ang first choice ko rito is yung numero 2 na si Static. Ang ganda ng tinakbo nito noong nakaraan, eh. Isipin nyo, nilucha niya si Pagnolia Yana, if I'm not mistaken, no.
nauna pa siya ron, actually hindi niya pinauna si Magnolia Yanan, or rather My Dear Magnolia, no, hindi niya pinauna si My Dear Magnolia, and dikit-dikit silang nagkatalo ron, actually kung hindi ako nagkakamali, parang almost a length and a half lang naman yung layo sa kanya nung dalawa, no. So para sa akin, mapalundag lang to ni Alvin, tingin ko iuna na rin to, no, siya po yung magiging first choice natin. Ang second choice ko po rito na might pick niya mga kalaban is yung numero 4 na Signature Move. Eto naman si Signature Move kasi, versatile din tong kabayo na to, pwedeng mauna, pwedeng isunod, plus gumaan din po yung laban, no. Tingin ko, baka mag 1-on-1 na rin silang dalawa ni Static dito. And maisi naman yung Karera, so wala akong makita na makakarimati sa kanila ng malakas, no. So yun, first choice po natin, numero 2, Static. Second choice po natin is numero 4, Signature Move. Yun lamang po. Race number 3 na po tayo, mga kabarya, mga kasilip, no. Start ng ating Pick 5 Event Covers Races 3 to 7. Dito po may 9 runners and 9 numbers in bettings. Para po sa akin, ang first choice ko rito is numero 4, Within Reach. Ang galing nung tinakbo nito nung huli, mga kabarya, mga kasilip, eh. Partida galing pa to sa mahabang pahinga, no. Nasegundo to kay 616 and ang hinabol nito, ang nilucha nito si Habulin. Kung panonorin niyo uli yun, ang haba ng lucha nila ni Habulin nun, no. So para sa akin, parang nagsilbing batak na yun sa kanya, no. And sa tingin ko dito kasi ngayon, halos walang mauna. Well, kung si Antique Collector lang naman, tingin ko mas una siya dyan. So maaaring makasolo ere. So first choice po natin yan, numero 4, Within Reach. Ang second choice ko po rito, and probably pang long shot na rin natin, is yung numero 5 na si Manang Biday. Eto, ano na lang to eh, kalabit na lang ang inaantay na ito, mga kabarya, mga kasilip eh. And sa tingin ko hindi na rin ito makakababa ng grupo 5 kasi nanalo na to sa grupo 5 eh, kung inyong matatanda, no. So, sa tingin ko, kung sakali na malulucha si Within Reach ni Antique Collector at kulangin pa, si Manang Biday kasi probably kung di pang 4, pang 5 peso to. Pag to binigyan ng importansya, napalaki ng panalo na ito. Sa tingin ko, bago pumasok ng diretsuhan, kumukuha na rin to, nagpaparimati na rin to, no? Sasama na rin to sa unahan. So siya yung magiging second choice natin. Ang third choice po natin dito is yung numero 9 na mayayamado na si Blue Miss. Unang-una gusto ko na po yung post possession niya, no? Nasa labas na po. Unlike nung nakaraan, medyo na nasa loob, so hindi maganda yung kanyang post possession. This time, nasa labas, hopefully maipesto ng maaga ni O'Neal at saka magaan na rin po yung laban. Kung inyong matatandaan, ang kalaban po nito is si Twinkle Toes pa. So dikit-dikit silang nagkatalo ni Twinkle Toes sa Malvar. And this time, Metro Turf, but mas magaan na yung laban, no. So sa tingin ko, kung sakali na kulangin si Within Reach at hindi makarimati ng maganda si Manang Biday, eh si Blue Miss na po yung sa tingin ko may pinakamalapit na pwedeng tumalo kay Within Reach kasi probably ang pesto na ito kundi tarsera, kwata, halos baka katabi na rin to ni Manang Biday, no. So siya po yung magiging third choice natin. Again, first choice ko po rito numero 4, Within Reach. Second choice ko po rito is yung numero 5 na si Manang Biday, and then third choice po natin is yung numero 9 na si Blue Miss. Yun lamang po. Race number 4 na po tayo, mga kabarya, mga kasilip, no. Start ng ating Pick 4 Event Covers Races 4 to 7. Dito po sa race number 4 ay may 8 runners and 8 numbers and bettings. Para po sa akin, first choice ko po, numero 5, Midnight Sonata. Sa tingin ko, gumaan yung laban compared nung last run niya, no. Ito naman si Midnight Sonata, actually, very versatile din tong kabayo, pwedeng isunod at pwede rin parimatiin. So yung last run actually na ito is ang nakakalaban niya sila Togatog, no. So kung hindi ako nagkakamali, parang dumating ata ito ng panlima or pang-anim at galing pa siya sa Bugaw nun. So this time kumonte yung lineup, and also mas gumaan yung laban, no. Mas gumaan yung laban kasi nakaraan sila Togatog, sila Landslide, so this time mas magaan yung laban sa kanya. Sa tingin ko naman, kayang-kaya niya yung ere, no? Sa yung magiging first choice natin. However, di natin siya sosoloin kasi ang silip ko po rito na pwedeng tumalo sa kanya is yung numero 3 na si Smiling Lady. Mainam po kasi yung tinakbo ni Smiling Lady noong nakaraan, eh. At saka nalucha lang din po ng nalucha yun, no? Although, nandyan si Jade's Treasure, tingin ko baka hindi pa unahin ni Smiling Lady to si Jade's Treasure, eh. At saka maigsi yung Karera, unlike noong nakaraan, 1-4, this time 1-2 lang.
plus hindi na siya masyado malulutya. Kung si Jay's Treasure, sa tingin ko, mas lamang siya ron. And galing din siya sa mahabang pahinga, no? So probably baka nagsilbing batak sa kanya yun, no? So yun po, race number 4 po, dalawa lang po ang pili ko. First choice ko po, numero 5, Midnight Sonata. And then long shot choice po natin sa race number 4 is yung numero 3 na si Smiling Lady. Yun lamang po. Race number 5 na po tayo, mga kabarya, mga kasilip, no? Dito sa race number 5, may 9 runners and 9 numbers in bettings. Dito, mukhang matulin yung pacing ng Karera, no? And may nakikita ako dito na masyado nang mababa sa laban. Ang first choice ko po rito is yung numero 6 na si Eyeshot. Ang tinalo pa nito actually sila headmastership, eh, no? So kung sakaling lulundag to ng maganda, eh sa tingin ko, ang laki ng panalo nito. Kasi ang nakikita ko mga mag-aerian dito ay si Believe Me, si Hold On, si Biserion. So probably baka si Eyeshot nasa panlima or panganim na pinakamalayo, no? Kung may pepeso ng pangapat, eh mas mapapabor lalo sa kanya. So pagdating ng rektahan, eh printing papasok to ng home stretch, no? Siya po yung magiging first choice natin. Ang second choice po natin dito sa race number 5 is yung kakwadra na rin po niya na sobrang baba rin po sa laban, is yung numero 7 na si Bossa Nova. Again, mababa sa laban silang dalawa ni Eyeshot. So tingin ko kung pareha silang bibigyan ng importansya, baka silang dalawa na rin yung dumating sa meta, no? Si Bossa Nova naman kasi, ang differential lang nito, may salida to na minsan na di maganda, no? So hopefully lumundag ng maganda. Pagka lumundag ng maganda to, mga kabarya, mga kasilip, ang laki po ng panalo nito. Probably baka katabi na rin to ni Eyeshot sa Pesto 1, no? So siya po yung magiging second choice natin. Ang third choice ko po rito is yung numero 1 na si Hugo Boss. Ito kahit na medyo actually may edad na tong kabayo na to, pero still para sa akin contender pa rin to rito sa grupo na to, no? Kasi masyado nang mababa sa laban din to si Hugo Boss, eh. Ang huling laban pa ni Hugo Boss actually yung mga matataas na grupo, eh. Pero lately kasi medyo hindi lang ganun kaganda yung pinaperform ni kabayo. But who knows na this time baka sakaling umunat. Ang huling kalaban niya sila Trustworthy, no? So dumating siya ng tarsera doon. Kung sakaling hindi maganda yung tatakbuhin ni Eyeshot at saka ni Bossa Nova, si Hugo Boss na po yung nakikita kong meron ding malaking panalo. Kasi pepeding makapanood din po ito ng boxing, no? Plus maganda yung post position niya. So yun po, first choice po natin numero 6, Eyeshot. Second choice po natin is numero 7 na si Bossa Nova. And then third choice po natin is yung numero 1 na si Hugo Boss. Yun lang po. Race number 6 na po tayo, mga kabarya, mga kasilip, no? Last daily double event. Dito sa race number 6 may 7 runners and 7 numbers in bettings. Ito para sa akin medyo may kahirapan tong lineup na to, no? Pero magiging first choice ko po rito is yung numero 5 na si Hijack. Sa tingin ko kasi baka iuna na to ni Alvin, eh. Wala ako nakikitang ganong katulin. Well, maliban kay Baywatch, pero kung pipilitin na iuna si Hijack sa tingin ko, eh baka hindi madikitan ni Baywatch to, no? So, mababa na rin to sa laban. Makabulan to ng dalawang kwartos, eh pwede na makauwi si Gabayo. And medyo yung distansya, 1 to lang, no? So, siya po yung magiging first choice natin. Ang second choice ko po rito is yung numero 7 na si Wild Act. This time, cambio hinete from Amon Rael to RC Susan, which is magaling na hinete rin to si RC Susan, no? Plus Buenas na rin to ngayon. Gusto po yung post position niya, numero 7. Hindi matatabunan, hindi maargabyado sa pwestuhan kasi wala siyang makatabi. And kung sakali, malayo naman yung mga makakasabay niya kasi sigurado mas unang lulundag sa kanya si Hijack, dyan si Baywatch. So probably may makakapesto ng maayos si Wild Duck, no? And kung magkakaroon ng killing pace, kung maglulutyan si Hijack at saka si Baywatch, para po sa akin, kung mapaparimati to ng maayos ni RC Susan, eh napakalaki po ng chance of winning nito. Probably, baka pumapasok na rin to ng tercera pwesto bago dumating ng rektahan, no? Bago lumigo ng part turn. So siya po yung magiging second choice natin. Ang third choice ko po rito is yung numero 2 na si Honey Rider. Ilang beses na kasi nabibitin to actually.
inabot lang din naman to ni Jack of Clubs, yung huling run niya na binigay siya ng importansya. Sa tingin ko, this time, baka sakaling makaraos na si Gabayo, no? Kung sakasakali, mabigyan ng importansya. Gusto ko yung post position niya. Numero 2, makakatipid sa lahat ng kwartos. Plus, wala namang problema to sa aparato. So, kung sakaling lulundag din to ng maganda, may pepeso na rin to ng maaga ni MM Gonzalez, no? So, yun. Ang first choice po natin is yung numero 5 na si Hijack. Second choice po natin is numero 7 na si Wild Act. And then third choice po natin is numero 2 na si Annie Rider. Yun lamang po. And the race number 7 na po tayo, final race for Friday Racing and Manila Metro Turf. Dito po, full gate po tayo na may 14 numbers and bettings plus merong dalawang couple entry, no? So isa to sa medyo mahirap na karera, no? Pero para po sa akin, ang first choice ko po rito is yung numero 8 na si Greatest Joy. Nung huling tinakbo to, hindi ko siya pinili. Kasi prior to that, masama yung tinakbo ni Greatest Joy. Pero yung last run niya, kung saan nanalo si yung banderang tapos na si Gananigans, sinubukan na si Greatest Joy. However, talagang masyadong mainam lang yung tinakbo ni Gananigans, no? So, tingin ko this time, kung sakasakaling mabibigyan to na importansya ni Boss Pau, so, tingin ko naman ilalaban tong kabayo na to, no? Kasi masyado nang mababa sa laban din to. Napalaki po ng chance of winning niya. Pwede po siyang mauna at pwede rin din pong isunod to. Very versatile tong kabayo na to. So, siya po yung magiging first choice natin. Ang second choice ko po rito is yung numero 7 na si Crown Jewel. Ito rin, sinubukan na rin to noong nakaraan, no? Dumaan to sa balya. However, medyo parang kulang pa si Gabayo, mukhang nagbata pa. So this time, baka nagmaterialize sa kanya yung takbo na yon and mapauna tato na maayos ni Pati, no? Sa nakikita ko kasi, malakas yung area, nandyan si High Honors, si Bukas Grande Island, nandyan si Pretty Meadow. So probably kung hindi ganun kaganda yung tatakbo yun ni Greatest Joy, si Crown Jewel po, since sinubukan na siya noong nakaraan, baka maaaring makasilat po. So siya po yung magiging second choice natin. Ang third choice ko po rito is yung numero G's na si Viscount of Halahala. So, tingin ko kasi meron pa tong kabayo na to, eh. Hopefully, umunat ng maganda since malakas ang pacing ng karera. Kung sakaling hindi naman ganun kaganda yung takbo yun ni Greatest Joy at saka ni Crown Jewel, si Viscount of Halahala, we all know naman na etong kabayo na to is palaban, no? So, pwede po natin siyang isama. Siya po yung magiging third choice ko rito. Again, first choice ko po, numero 8, Greatest Joy. Second choice ko po rito is yung numero 7 na si Crown Jewel. Then third choice ko po rito is yung coupled entry na si Viscount of Halahala and Heaven's Gift. Yun lamang po. At dyan po nagtatapos ang ating race analysis for Friday Racing December 2, 2022 in Manila Metro Turf. Ang aking pong race analysis is sariling analysis ko po yun. So kung gusto nyo pa pong dagdagan or bawasan, nasa sa inyo po yan. Again, alam naman po natin ang karera, meron mga ultimo ora, diba? Kaya gumawa po ako ng GC kasi may mga ultimo ora kami nababalitaan na isinishare ko po sa mga kabari at mga kasilip natin. And again, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please, malaking tulong na po yan. Click the subscribe button, click the notification bell para lagi po kayo updated. Share the video para po sa mga maliliit nating kabarya na mananaya. And also, you may leave your comment down below para magpa-shoutouts. And please click the like button as well. So yun, again, maraming salamat po sa inyong pagsuporta, sa walang sawang suporta. And ito po ang inyong Master Silip na nagsasabing bawal ang hard loser, dapat happy lang. Peace out!